ito na yung aking third vlog. So ngayon, naisip ko, ang i-cover ko naman ay yung aking teen toys collection. So, karamihan dito, pag sinabing teen toys, imagine ninyo ngayon, di ba, COVID-19. Yun yung lata ng sardinas at mga iba pang canned goods. So, doon gawa itong mga toys na ito. So, usually, makikita to sa mga vintage antique shops. Pwede rin sa Japan Surplus, which is usually doon ko nakuha. May mga ibang sellers ako na nakilala. Doon sila galing. So, either galing sila ng Japan, tapos sinip nila dito sa Pilipinas, or dati na nila itong collection. Or yung mga siguro familiar or aware sa auction na nagaganap sa mga malakihan na surplus, Japan surplus. Nasasama siya sa lot, so binibenta siya ng isa-isa. Okay, isa sa mga brand na so far nakita ko sa teen toys collection ay yung Meiji. Yung Meiji, usually yan, Japan snacks yan eh. Kung familiar kayo dun sa mga, sa mga nabibili yung snack sa 7-Eleven, ang pinakasikat dyan yung yung panda. Yung panda na may chocolate coating sa gitna. Yung itsura niya panda, pero may chocolate coating siya sa gitna. So, isa ito sa mga freebie na laruan nung maker ng snack na yun. So, ipapakita ko sa inyo yung mga teen toys na galing doon sa Meiji. Ayan. So, ito. Ayan. Lapit ko. Ayan. Yay! So, ito. Isa ito sa mga paborito ko na na teen toys kasi cute siya. Of course. Tsaka maganda yung tema niya eh, US mail. Ayan. May mga ganito ako sa collection ko na police car at saka kung di ako nagkakamali, ito ay parang military bus or parang service ng mga military. Kasi yung make and model niya parang ganun eh. So, yan. Halong plastic to at saka halong teen toys. So, usually ito ang ilalim niya plastic. At saka yung parang gulong niya dun sa ilalim ay plastic. Eh, papakita ko sa inyo. So, yan. So, makikita nyo na yung tatak niya, Meiji. Tapos, yung ilalim niya, plastic. Pero ito, teen toys. So, isa ito sa mga paborito ko. Nakuha ko to rather. Dalawang seller lang yung nakuhanin ko nito eh. Yung isa, si Rainbow's End. Hanapin niya sa Facebook. Cool yung items niya. At saka si Daje. Yun. Ang nakuha ko naman kay Daje, na Meiji din, na isa rin sa mga paborito ko, ay itong rocket na to. Yan! So ito, nakakatuwa siya kasi Meiji din to eh. Maraming klase to actually. Sa eBay may nakita ako siguro mga dalawa, tatlo, apat na klase nito. Pero at least meron ako isa. So masaya na ako. Yay! Yan. Yung gilid niya, ito yung part na plastic. Tsaka yung pinakapalikpit ng rocket. Pero yung mismong rocket, ito yung ating can. Tapos, kasama niya sa lot nung nabili ko kay Daddy is itong robot na ito. Yan. Diba? Astig siya. Hindi ito, hindi ito pangkaraniwan na gumagapang na robot. Pero, nagagalaw yung kamay. Yan, medyo matigas lang. Tapos, binili ko siya na kasama nung lot kasi natuwa ako. It reminds me yung mga vintage robots na nilabas nung panahon ng 80s at saka 90s. Pero usually, 80s, 70s to eh.
dahil naalala ko yung isang episode ng Pawn Stars na may binenta dito na ganitong robot from Japan tapos shipped sa US. Tapos isa pa to sa kasamang lot na nakakatuwa din sa aking Big Toys collection. Yan. So nakakatuwa lang siya kasi look closely yung ano, yung detail niya. Maganda, di ba? Saktong-sakto dun sa yung Bicycle Man. Yan. So, kagaya nung kaninang pinakita ko sa inyo na rocket ship, Meiji din to. Kita nyo naman yung gilid. Ito yung plastic plus yung gulong, syempre. Obvious naman. Pero, yung detalye nung make and model ay maganda para sa isang Tintoy car. Ito din, nung nakita ko to, naalala ko, it's more European yung features niya nung dalawang tao. Particularly yung babae, mukhang Russian eh. So, natuwa ako kasi yung ginamit na gulong dito sa harap ay it resembles talaga na gulong kasi plastic siya. Pero yung tao tsaka yung body ng mismong bike ay Tintoys. Diba? Nakakatuwa siya. Isa to siya ng mga favorite ko sa aking toilet. So, salamat kay Dajet at kay Rainbow's End. Ayun. So, ito din. Isa pa sa mga paborito ko na kotse galing kay Rainbow's End. Ayan. Yung safari na kotse. Kasi bihira yung ganitong design sa Tintoys na Meiji yung tata. So, talagang pagkadating nito sa office, talagang tontuwa. Kinikilig ako. Kasi ang ganda niya talaga, promise. Hindi siya, kumbaga kahit na medyo may kamahalan siya. Kasi nga mahirap talaga siyang hanapin. Nakikita niyo yung details at saka yung drawing dun sa mismong kotse. Nakakatuwa eh. Tsaka, it reminds you yung old times na ginagawa nila yung mga Tintoys. Hindi sila masyadong focus sa graphics, hindi sila masyadong ano. Talagang, you can see it somehow draw by hand. Parang ganun. Hindi siya parang hard press. Na, kagaya ng mga laruan nila na hina-hard press na lang. Tapos, ito pa yung mga nakakatuwa kong Tintoys na nakuha ko sa auction. Ito naman, galing to kay Alvin ng Valenzuela. So, isa yun sa mga suitod ko sa toy auction na group namin. Kasi super liliit nung mga nakuha ko sa kanya na Tintoys. Ayan o. Kaya super lapit ako sa camera kasi parang masakita nyo. Ayan. So, ito, kagaya nung yung first vlog ko, sinabi ko naman na sa inyo na mahilig talaga ako sa race cars. So, kahit sa mga Tintoys, meron din ako race cars. So, ayan. Iharap ko ito sa number one. I think, mga ilang peraso yata ito sa collection ko. Mga apat yata or anim. So, yeah. Anim to sa aking collection. So, kahit itong maliit, nakakatuwa siya. And, Japan. Ayan. Yung ilalim niya, napakasimple lang. Ayan o. Ganyan lang siya. So, yung pagka-print nung ano, ito parang ano eh, parang hard press yung ano nito. Kasi yung style ng drawing niya medyo kakaiba. Hindi kagaya ng sa Meiji na more cartoon like. Tapos isa pa sa mga pinagmamalaki ko sa aking Tintoys collection ay yung mga wind up toys. Nakagaya nito. Yan. So, ito, Japan surplus din to. Nakalimutan ko kung kanino ko ito nakuha, pero sa auction din. Usually, yung mga ganito na Tintoys, nakalagay siya sa capsule na lalagyan na parang kung ganito. Yan. So, I think ang napanalunan ko sa auction ay tatlong ganito, or apat. Yeah, tatlong ganito. Tapos, dalawa doon yung nakalagay pa sa capsule, tapos may isang loose. So,
ang ano nito, ang action nito, pagka pinindot mo siya, aandar siya. So, nakakatuwa dahil it looks and feels like yung mga vintage wind-up toys ng ating kabataan. So, kaya binili ko siya. Tsaka ano, ang action nito, parang nagbabounce-bounce-bounce siya. So, parang may ano siya, may hydraulic sa ilalim. Teka, pakita ko sa inyo. Wind up na siya. So, yun yung ano niya, yung action niya. Kaya nakakatuwa siya. Pero, I think only 3 or 4 pieces lang po meron dito sa aking collection. At, ito, Toys Club, school bus, ito yung nandun sa capsule toys. And, yung isa yata is firecrack. Next, ito, nakuha ko rin to sa group namin sa Facebook. I think one day bidding na ito yung pangalan or for bidding only. Dalawa lang naman yung sukid ko na yung toy auction group. Nakuha ko yun, mga to. Nakuha ko itong mga to. Yan. So, kagaya nga ng lagi kong sinasabi, mahilig ako sa race cars. So, nakachempo ako ng wind-up toys na kotse. Yan. So, ganun din yung concept nung wind-up toys na to. Pero, hindi siya nagbabounce. Ano lang siya, maandar lang siya pagka wind-up mo. So, yun yung mga ano niya, parts plastic. Yun yung ilalim niya, parts plastic. Tapos, yung ito yung mismo tinitan. Isa sa mga condition ng mga to, kaya sought after siya, maliban dun sa graphics and design, yung pagpagawa, of course, at saka, madali din siyang masira. In a way, lalo na yung mga wind-up toys, syempre mga bata, grabe, sagad na sagad yung pag-wind nila nung key. So, yun yung isa sa mga pinakamadaling masira. Maliban pa dun sa yung nagaan siya na maliban pa dun sa nangangalawang. Yun yung isa sa mga sakit na wind up toys. Kaya yung condition is everything. Kailangan hindi masyadong humid at kailangan nakatago siya sa isang lugar na hindi masyadong exposed sa mga elements. So, kung ikaw magre-resell ka, yun talaga, condition is everything. Pero ako kasi, I really appreciate yung mga gano'n na na features ng isang laruan. Yung mga konting gasgas or yung mga kupas at saka yung may mga kalakalawang. I won't mind. Kasi it shows na talaga naman yung laruan. Tapos, ito pa pala. Of course, mahilig na ako sa mga trains. This one, I think, Japan Railway. So, ito yung parang counterpart natin ng MRT, LRT. So, isa rin yun sa mga promotions nila. Gumawa ng mga laruan out of their trains. So, maraming klase ang Japan Railway ng mga trains. Isa yun yung mga team toys. Meron din ako sa collection ko yung parang diorama and yung plastic car, plastic train na gawa rin ng JR or Japan Railway. Pero next time ngayon, focus muna kayo sa team toys. Ito, yung last but not the least, my favorites. Ayan. Of course, kasi kaya ako nga sila tinira dito sa aking collection kasi paborito ko sila. Ay, ito. San Francisco cable car. So, itong cable car na to, all tin toys to. Ang plastic lang dito yung gulong, syempre. Ayun, sa ilalim yung gulong. Nakuha ko to sa toy auction din sa Facebook. Napanalunan ko siya. At ito, working to, pero supposedly may ano siya, may parang bell. May version din ako ng parang bell. Ito naman, nakuha ko rin sa auction. Napanalunan ko to kay Lance, no? Lance from Binondo. Ito siya.
Ito yan. Ito working to. As in, pagka ina-andar mo siya, aandar siya mag-isa, and at the same time, narinig niya yung bell. May bell siya. So, this is how the San Francisco cable car should look and feel like. I think hanggang ngayon, meron pa rin sila sa ibang streets or outskirts of San Francisco. Meron pa rin ito na working. No? Kung hindi siguro binomba yung Manila ng World War II, meron din tayong sariling tramway system like this. So ngayon, isang dakilang alaala na lang siya ng old Manila. At least, na-revive siya using toys. Siyempre, para magmukha naman siyang may pasahero, nilagyan ko ng konti yung mga sobra kong Lego. Ito, nakuha ko din kay, I think kay Mark to ng FBO, kung nakuha, kay Club. Ayan. So, ito yung pinaka first ko na tintoy sa aking collection. At isa ito sa aking pinaka love of all these toys. Kasi maliban sa working, I know how much is this sa toy market. Hindi siya, it's not as much as how I acquired this. Medyo mura talaga nung nakuha ko to. As compared, nung tiningnan ko yung presyo nito sa eBay, same working and all, siguro may kulang lang na parts na itong konti. But, what I really love about this is, nag-work yung belo. So, pagka napag-tripan ko ito, pinapa-under ko rin siya. So, yun. Tips. How to keep this. Kagaya ng anong sabi ko, usually sa mga toys, talagang condition is everything. So, kailangan talaga, as much as possible, maalagaan yung pagtatabi sa kanila. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa Durabox, hindi ko sila masyadong adding yung display. Maliban lang dito, kasi syempre malaka siya. At saka, yung napaglalaroan ko. Pero, kapag tinitingnan ko sila, just to appreciate. At minsan, pinaglalaroan ko rin itong mga wind-up toys ko. Pagkatapos ko silang paglaruan, I have to keep them safe. Kasi, yun nga, compared sa nakasanayan nating diecast cars, mas susceptible sila sa rust or kalawang. Ayun. So, that's about it. Kagaya ng lagi kong pinapara sa mga toy vlogs ko, keep safe at as much as possible. Huwag na tayong lumabas. Dahil nga, hindi natin nakikita yung kalaban. We have to follow our government protocols when it comes to COVID-19. And always think about the day na magkikita-kita tayo ulit. It will be a huge Thanksgiving celebration for us Filipinos. And also, yung mga tao rin na nakatira dito sa Pilipinas. Kaya, ayun. Sana okay lang kayo dyan. Chill lang kayo. At abangan nyo yung next ko na toy vlog. Thank you very much.